son of Jesus, we read the word of God, Genesis chapter 12, verse number 1. Genesis chapter 12, verse number 1. Diyan na kayo? Say amen. Amen. Hanggang verse number 3, Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country, from thy kindred, and from thy father's house, unto the land that I will show thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all the families of the earth be blessed. Pag-aralan natin ngayon yung pananampalataya o the trouble of faith ni Abraham. Okay? The trouble of faith by Abraham. Okay? The trouble of faith. Tingnan natin sa 11:30 ng Genesis. Alam niyo ba, meron ako na-discover it. 11:30. Okay? 31 rather. 11:31 ng Genesis. Actually, hindi lang si Abraham, okay, ang unang nagpunta doon sa, umalis doon sa Ur of Chaldees, okay, kundi yung tatay niya. At tingnan natin, 31, and Terah took Abraham, his son, and that the son of Haran, his son's son, and Sarai, his daughter-in-law, his son Abraham's wife, and they went forth with them from Ur of the Chaldees to go, what? Into the land of Canaan, and they came unto Haran and dwelt there. Alam niyo, nakita ko na ang unang-una pala na nagpas siya para pumunta dun sa land of Canaan ay itong kanyang tatay. Okay? Nagpunta siya doon. Pero hindi pa siya tinawag ng Diyos. Okay? Ang tumawag kay Abraham ay ang Diyos. Okay? Kahit naman kasi kung may pupunta ka, kung hindi ka man tinawag, eh wala na doon. Kaya sa verse number 12:1 ng Genesis ay ito na yung kalagayan na kung saan ang Diyos na mismo tumawag kay Abraham. Okay? Sometimes si Abraham ay son of Terah. Okay, God calls us mula sa kadiliman tumo sa buo. Alalahanin mo, sino ka ba kung ikaw ay hindi pa sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Okay? Sino ba tayo? Okay? Napakagulo ng ating buhay nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At sana naman hanggang ngayon, sana ngayon na tinawag ka ng Diyos, naligtas ka na, naunawaan mo, ha? Na ikaw pala yung nilipat na tinawag na. Okay? Amen. Huwag mo nang babalikan yun. Kaya kung sino pang bumabalik doon, hindi dadating talaga ang pananampalataya niya. Hindi mag-grow ang pananampalataya kung binabalikan mo pa yung mga bagay-bagay na hindi naman makakatulong sa atin sa pananampalataya. Amen. Ano? Just imagine, ko yung nabigyan, kausapin ngayon, kung hindi ka pa pumunta po. Sabi, ako nakapagulo ng buhay. Ako, di ba, sinabi ko sa inyo na gusto ko ba yung child ako, ayoko nang sasabihan. Salamat sa Diyos, naligtas ako. Bravo. Dahil kung hindi naman ako naligtas, hanggang ngayon, ang hirap kong masabihan pa rin. Okay? Sana ngayon, pre, madali na rin kayo sabihin. Huwag nyo nang dadalhin yung mga ugali natin no, kahit tinawag ka ng Diyos. Oo, oh, ito gawin mo. Ha? May dala-dala pa rin tayo. Iwan mo na yun! Okay? Hindi ka lang mag-grow mo yung faith na. Merong mga poor dita. Eh, alam mo, tinawag siya ng Diyos 205. Okay? 136, yung titera pala, tatay niya, tinawag, umalis sila sa Ur of Chaldees, 205 years old. Tatay na doon sa Haran, si Terah, yung kanya. Apat na di, pag-aaralan natin yan. Mahal. Okay? Number one,
the departure of Abraham. Okay? Sometimes it is hard na tayo minsan lisanin yung mga bagay-bagay. Just imagine from Ur of Chaldees to Promised Land. Yan yung mandate ni Abraham, get out to his country, kindred, from his father's house. Ang hirap nun. Diba? Kasi bakit? Hindi na kayo makakapag-jamming. Okay. Hindi na kayo makakapunta doon sa kung anong pinupuntahan ninyo. Ang hirap yun! Eh tayo naman mga Pilipino, para tayong mga kwan eh. Na talagang pag nalayo ka sa kamag-anak mo, upukong sa dyan. Paano na yun? Kung nagkasakit ka, wala ka kamag-anak pa lang, di ba? Na mag-aalaga sa'yo. Okay? Apo. Na-discovery ko sa mga taga Bulacan, grabe talaga. Ba't may kamag-anak man lang yan, nakapit bahay para at least in case of emergency. Di ba? Merong mahihinga ng tulong. Just imagine, ganito rin maaari yung nararamdaman ni Abraham. O ni Abraham sa atin. Kasi hindi pa Abraham ang pangalan niya rito. Hindi pa ibang pangalan niya. Okay? Ganun yung mandate rin sa atin. Iwan mo yung dapat mong iwan. Okay? Handa ka na ba na iwan yun? Kasi kung hindi mo iiwan yun, kahit kailan, hindi lalago yung pananampalataya natin. Kahit kailan, hindi ka mag-grow as a Christian kung hindi mo iiwan yun, parang nag-i-enjoy ka pa rin, parang nahati pa rin yung katawan mo na nasa church ka, pagdating mo doon sa bahay ninyo, eh hindi ba ang ginagawa mo na worldly and so on and so on. Okay? Napaka. Pangalawa, the promise of God to Abraham. Salamat na lang may nangako. Okay? At salamat sa mga nangako. At salamat sa Diyos. Ang Diyos ang nangako. Dahil kung ang tao ang nangako, maniwala kayo sa akin. Pag-fifi. At hindi man tayo kailang bibiguin ng Diyos. Tandaan yan, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Ito yung pangako ng Diyos kay Abraham. I will make thee a great nation. I will bless thee. I will make thy name great. Thou shalt be a blessing. I will bless them that bless thee and curse that curse thee. And the all families of the earth shall be blessed. Ang dami pangako. Tanong, anong mga pinangahawakan mo? Mga pangako. Kapag iiwan mo yan, Lord, kahit anong mangyari, maglilingkod ako sa Diyos. Lord, kahit anong mangyari, magsisimba ako. Okay? Umulan, bumagyo, gumuuman ang anong ko. Diba? Maglilingkod ako sa Diyos. Hindi yung konting problema lang. Kunting sakit lang sa ulo, makahiya ka. Hindi makahiya. What? Nasakit niya, appendicitis. Alam niyo na yun, di ba? Paalala ko lang sa inyo. Na-open pa parati. Okay. Dapat hindi na tayo na-open, tama? Dapat talagang kunan yung ating pananampalataya sa inyo. Apo. Ano pinangawakan mo pa? Gagawin ko ito. Sabi ni Abraham, kasi bakit? Merong tumawag sa akin na naniniwala siya. Okay? Nope, hindi wala pang ways ito. Hirap siguro paghanap nito. Sabi ni Abraham, ano kaya? Turn left o turn right o 100 meters? Diba? Kaya pinadali ng buhay natin ngayon eh. Okay? Bukan mo ang araw, utusan ka. Saan ba yun? Eh ngayon, may ways naman. Diba? Diba? May ways naman. Eh nung araw, punta ka doon sa Pasig. Saan ang panda doon eh? Parang sulat pa, text pa. Ito, pagkaliwa ka, pa, diba? Kaya mong buhay.
Pero salamat sa Diyos, sumunod si Abraham. Amen. Dahil kung hindi sumunod si Abraham, tapos tayong lahat. Bakit? Eh kasi bunga tayo ng pananampalataya ni Abraham. Amen. Amen. God for Abraham. Amen. At ganoon din sa buhay natin minsan. Ako, bunga ng pananampalataya ng tatay. Kasi may lang mga nag-pray sa inyo. Bunga yun, pasalamatan niyo sila. Amen. Ako. The obedience of Abraham. Well, verse number 4. So, Abraham departed. I like this. As the Lord had spoken unto him and loved with him, and Abraham was 70 and 5 years old when he departed out of Haran. Yung tatay niya, tinawag muna. Pumunta sila sa Haran. Grabe, layo mo. Mamaya sabihin ko, gaano ka layo. Okay. So, departed. Sumunod, automatic. Sana naman, kapag meron kayong na mga napapakinggan, mga utos dito ng Diyos, sundin natin agad. Hindi ipagpapabukas mo pa. Hindi yung kapag hindi na ako busy. Hindi pinagpapabukas, ipinagsasangayon. Ang pagsunod sa Diyos. Amen? Apo. Amen? Number 2. Kanina, ngayon, the distance of travel. Amen. Grabe. Alam mo yung distance ng travel? Kung reklamador kayong malayo, mas malayo ito. O, papakita. Puro Caldes to Cana. Well, verse number 5, and Abraham took Sarah, his wife, and Lot, his brother's son, and all their sons. That's grabe. Kinuha talaga yung mga yaman na nila. They had gathered and the souls that they had gathered in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. Grabe, gustong pumunta ni nagtatay niya dito na si Terra, ngunit hindi nakapunta na matay sa Haran. Tinawag ng Diyos si Abraham sa Haran, nagpunta sila sa land of Canaan, nakapunta. Okay? Salamat. Alam niyo, Old of Caldes to Canaan, tinignan ko sa mapa. First stop, Ur of Caldes to Haran, meron 965 kilometers. Alam niyo, mula dito sa Metro Manila, papunta ng Baguio, 200 kilometers. Probably. Magkakita yung mga signage dyan pa. Oh, just imagine. Nagpunta ko sa Amal, talagang sinukat ko yung ano ba yun? Speedometer ng 969 something, pero walang 1,000. Ganun inisip. Ang grabe, ganun yung trinabel ni Abraham kalayo. No, there is no airplane nung araw, okay? Wala pang bullet train, wala pang sasakyan. Ano ba? Kariton, kamelyo, ano pa? Baka. Siguro, walang, hindi kalabaw kasi mahina sa tubig, mahina sa init ang kalabaw. Ay, talaga na niyo, wala kalabaw. Ganun kalayo! Okay. Gano'ng kalayo yung bahay mo? Ha? Amen. Grabe. Second stop. From Haran to Ur of Caldes. Almost 600 kilometers. Probably 600 kilometers. Kung kayo na mag-plus niyan, 965 plus 600. Okay, nahirapan pa ninyo ako. Sumunod sa utos ng Diyos. Kahit na ikaw, kapag ikaw sumusunod sa utos ng Diyos, sa una mahirap,
Pero later on, pag ikaw parating sumusunod, makukuha mo. Ah, ito pala. Maganda lang. Alam niyo bakit? Madali naman, sabi ko, madali mahugas ng plato. Madali maglaba. Kung sinisipag ka. Ha? Maniwala kayo sa akin, pag sinisipag kayo, pati mga pasahan, wala nang kakikwenta-kwenta. Pag-ibis mo, sinisipag ka eh, di ba? Pero kapag tinatamad ka, kahit konti mo, yes, tutaan mo lang yan, di ba? Ha? Kaya sinipag ka rin maglinis mo, pati yung kasulok-sulokan, lahat na lang, okay? Kasi sinisipag ka. Alam mo, sometimes gagamitin ko rin, anyway. Madali sumunod kung gusto mo. Mahirap sumunod kasi ayaw natin isa. Pero si Abra, ba, nakarating siya ron sa land of Canaan. Bakit? Mayroong utos na. Anong inspiration mo sa pagsunod? Dapat sumusunod ako dahil sa Rock, babaw mo! Ikaw, babaw mo! Sumusunod kami kasi okay kami ng girlfriend. Kami ng away. Sumusunod ako kasi ito, okay? Tanong. Kapag hindi, okay. Susunod ka ba? Preach, man. It's a matter of commitment. Amen. Okay? It's a matter of commitment. Lalaklang minsan sa mga babae, minsan sa tulo. Gusto ko na talaga umuhog sa kasal. Itong si Abraham. Di ba naalala nyo sila ay
tamaron kinukinuha nila, kinidnap, di ba? Talagang biniisan yung kanyang armed men. Hinabol nila. The native people, minsan, speak sa inyong mga sa buhay na habang naglilingkod ka, yung distance na pa ng travel, faith mo, traffic, hindi niya malaunawaan yung pagbibigay mo, na sobrang tapang mo, first fruit. Siyempre, umayapang ka. So, 200 pesos. So, 10,000. Ah, 15,000. Ah, 30,000. Ito naman mga kamag-anak mo. Di ba? Hindi mo maunawaan. Mga kontraktor talaga sila. Kontraktor? Kontraktor? Kontraktor. Di ba? Kaya nung ulit ko, minsan hindi na maintindihan mo. Pero patuloy lang sa distance ng travel natin, ng pananampalataya natin. Okay lang. Patuloy lang. Kahit di ka maunawaan. Kahit di ka maunawaan na puro bata ka, napupunta ka dun sa church. Saan ka punta sa church? Ito ba ito? Ulang na lang at ulang. Ito lang niya. Weird na sinasabi niya lang. Uy, lagi mga kaibigan ninyo na talaga makala mo eh. Di ba nung kasama mo sa namamasyal kayo sa kung saan saan, pero nakita pa rin puro bata. Nakatapos lang ako. Grabe, ang palda mo hanggang dito. Manang na mata ka. Diba? Kaya yung mapagunta ka nila tayo minsan. Diba? Pero okay lang, hindi naman nila naintindihan yun. Sabi ko sa kanila, basta pag sabi ko sa giginom, basta pag sunod sa Diyos. Kahit kamag-anak mo yan, yung sundin, hindi naman nagbabayin yung study mo niya. Diba? Ikaw nakakaalam. E di ikaw ang sumunod. Alam na yung susunod, hindi nakakaalam. Tama? Oo. Oh. Magic lang yun eh. The navigation, the native people. Ano ba? The nutrition. Pag-rabi ko naman. Pati pagkain nila, siyempre. Limato na lang dito sila, siyempre. Nagka-travel eh. Oo. Kung sino ba nag-travel, pupunta doon sa pagbaba, nag-stopover, di ba? Kumakain. Noodles, mag-noodles, whatever is that, nakikakain natin, di ba? Eh, just imagine, sa tagal na ito na nagpupunta sila from Ur of Chaldees to Haran and Haran to Land of Canaan, kasi na-optimistic na dito minsan. Sometimes, ganun rin yung problema natin sa buhay natin. Para din natin iniisip yung, naku, paano yung kakaibin ko, and so. Okay? Pag nabawasan itong binigay ko, pag itong pera ko binigay ko, di, paano naman ako? Paano naman ang pamilya ko? Gusto kong sabihin sa inyo na dyan ang Diyos na kaya na i-provide ang pangangailangan ng inyo. Ngayon, manampalataya ka na. Okay? Manampalataya ka na. God will provide. God can intervene in our life na akala natin na wala na. Totoo naman. Minsan ka pag inisip mo, pero there are miracles along the way na reveal at nagsustain ng ating mga pangangailangan. Di ba? Experience niya. Ito pa. The nature. Ano yung nature? Itong klima siya. Tinatay na lang. Malamig kung sila nag-travel kung saan-saan. Hindi natin alam. Paano ang problema yun? Kung problema nyo yung baha ninyo, hanggang hindi ba naman nabaha yan, bahay ninyo, okay lang ako taga sa church minsan. Ha? Yung iba, talagang yung mga Christian, silip sa binta, nakasampal ng church. Hindi lang magsimpa, kaya hindi na rin ako magsimpa. Hindi sa akin naging problema yun. Probably naging problema yun, hindi na abra. Pero, eh, ano ba? Even itong mga notorious. Ano itong mga notorious? Itong mga
nakakambush, kinukuha yung mga kalakal, mga yaman, mga travelers. Kinukuha, okay? Pero hindi nila kinatakutan yun. Alam mo kasi, ang nagpapalakas dapat sa atin yung pagsunod natin sa Diyos. Amen. Kasi kung ano man, kung malakas yung pagsunod mo sa Diyos, kahit na yung mga panganib dyan sa mga buhay natin, not literally na panganib, kundi yung may mga talagang nanganganib talaga ang bigasan mo pag sumunod ka talaga sa Diyos. Okay? Manganganib talaga yung pitaka mo kung sumunod ka sa Diyos. Pero meron Diyos. Meron Diyos. Amen. Meron Diyos. Meron Diyos. Amen. Meron Diyos. Amen. One, the departure, the distance. Number three, the distress of Ina. Tingnan natin sa 12:14 ng Genesis. And it came to pass that when Abraham was come into Egypt, the Egyptian beheld the woman that she was very fair. Dito tayo sa verse number 10. And there was a famine in the land, and Abraham went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. Alam nyo, nandun na sila sa promise na. Nakita nyo, nakarating si Abraham. Then, nung nagkaroon ng problema, nagkaroon ng tagutong, baba tayo sa Egypt. Baba tayo sa Egypt. Sa paglilingkod natin, sa travel of faith natin, hanggang makita natin ang ating Panginoong Jesucristo, may mga problema na darating. Kahit nandito ka na, kahit naligtas ka na, okay? We are subject pa rin sa pagdududa na talaga totoo kahit itong ginagawa ko para sa Diyos. Apo. Tama? Pero tingnan natin si Abraham. Na-distress siya. The journey, the famine, they came to the land of Egypt. Alam niyo, Egypt, the land of Egypt. Nakita ko rin dito, na kung may mga problema, hindi yung, alam niyo, Egypt kasi, speaks up on yan, kasalanan dyan, pagtalikod, kapag Bible, pinag-uusapan natin. The first mention ng Egypt, mahirap. Okay? Kasalanan ang first mention sa Genesis. Sometimes, kung may problema ka, parang ang dali isipin na, ah, itong madaling daan na lang. Di ba? Ah, ito na lang madaling paraan. Huwag naman. Ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Na hindi sana natin isipin na habang tayo nagkaroon na namumroblema, hindi yung kung sino-sino nalalapitan natin. Meron tayong Diyos na handang tumulong, dapat handa rin tayo na lumapit sa Kanya. Ako. Dahil kung hindi tayo lalapit sa Kanya at magpapatulong, kanino ka lalapit? Siyempre, dun sa hindi ka papupunta, dun sa hindi pwedeng maasahan. Gusto ko kayo sabihin, gusto kong sabihin ito sa inyo. Yung akala natin tama sa atin pananaw, minsan mali yun sa Diyos. Okay? Hindi natin maunawaan sa una bakit tayo nagiging, bakit naglilingkod naman ako sa Diyos? Pero bakit ganito? Kung meron lang tao na magsasabi noon, si Joseph na. Okay? Aha. Naglingkod siya sa Diyos. Ano nangyari kay Joseph? Kinaingitan, tinapon sa balon, binenta. Naging okay, tama yung papanandalian yung kanyang buhay. O, tapos merong Mrs. Putipar. Ano nangyari? Nakulong si Joseph. Naging matinog naman ako. Tinanggihan ko naman si Mrs. Putipar. Pero, nagkaganito ako. Di ba? Opo. End ko sa kulungan. Anong iisipin ni Diyos? Anong iisipin ni Joseph? Pero si Joseph, naniniwala siya.
na mayroong Diyos na nagtulong sa kanya. Amen. Nakulong itong tatlo ng mga alalay, inaalalay ng parao, di ba? Na naginip. Umasa ka naman. Alalahan mo ko kung makalabas ka. Ayun, nakalimutan talaga. Kaya paliwanag na, hindi, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Okay? Maliwanag yun. Umasa itong si Joseph na matutulungan rin siya. Pero, pagkalipas ng mga ilang taon, gumawa ang Diyos. Mismong parao na ang nakipagkita. At nagpaalala doon sa tinulungan niya na merong isang Hebreo na isang Hudyo na tumulong sa kanya. Alam natin ang nangyari. Alam natin ang nangyari. Alam niyo, ang Diyos, pinapahintulutan niya yung mga bagay-bagay na yan na mangyari sa atin. Okay? Pinapahintulutan niya yan na ikaw ay magka-problema. Pinapahintulutan niya na ikaw ay magkaroon ng sakit minsan. Pinapahintulutan niya na tayo ay minsan maghirap ng konti para at least masabi natin na masabi na natin sa Diyos, salamat. Kung wala ang Lord, wala. Pero alam mo, hindi ka pwedeng magtiwala minsan sa lakas mo. O mahina ka, malakas ka, okay lang, bata ka, matanda ka, pasalamatan mo. Amen. Okay? Kaya, yung ibinagyaya ba malakas, ang lakas niya? Tanda mo, tanda ka rin. Ibinagyaya mo ang pera mo, tandaan mo, magre-retire ka rin. Ha? Ipinagyaya ba mo ang pagkakuhan mo? Papangit ka rin. Ha? Okay? The distress of Abraham. Alam mo, naglilingkod ka na sa travel of faith mo kung habang gusto habang inaasam natin na tayo yung makita natin siya. Pero magpakatatag ka. Kasi bakit? Anak ka ng Diyos. Yes. Magpakatatag ka. Bakit? May mga tao nakatingin sa iyo. Amen. Magpakatatag ka. Bakit? Kasi yung mga kapag-anak mo nakatingin lang sila sa iyo na maliligtas rin yan sila. Ah? Mag-pray ka lang. Antayin mo lang yung tamang panahon ng kanyang kaligtasan. Makakamtan mo rin yan. Minsan kasi, parang meron kang ginawa ngayon. Gusto mo kinabukasan ka agad pag buma. After a week, after a month, after a year ka agad, gusto mo magkabuma na. But just imagine na lang si Joseph. Ilang taong ginantay niya? Diba? Ikaw naiinip ka. Pagpalain ng Diyos. Ilang taong ka naman Christian? Huwag ka naman dalawang linig pa lang naman. Maraming isang taong pa lang naman. Ha? Diba? So, one day old. Habang ikaw tumatagal sa pananampalataya bilang anak ng Diyos, mag-problem ka. Amen. Magkakaroon ng distance. Amen. The departure, the distance, the distress, gusto ko ito. At dito tayo magtatapos. Amen. The devotion of Abraham. Amen. The trouble of faith. Pero kailangan natin yung devotion natin. Amen. Okay? Kahit minsan mahirap, okay? Tinawag ka ng Diyos, inalis ka ng Diyos, okay? Yung distance na katagal naman nito, okay? Kahit na tayo distress. Yung devotion ni Abraham, gusto kong ipakita sa iyo. Every time si Abraham, tingnan natin, ay tawag nga ron, meron siyang pinupuntahan. Nagbibigay siya ang Abraham para doon katagalin ng Diyos.
Tingnan natin, verse number 7. 12:7, and the Lord appeared unto Abram and said unto thy seed, will I give this land? And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. Di ba? Meron siyang, alam niyo, meron siyang devotion, meron, alam ko, doktrinado ito si Abraham sa kanyang pagsunod. Okay? Bakit kasi merong altar? Bakit kasi merong altar? Bakit kasi merong church? Bakit kinakailangan merong ganito pa? Okay? Altar is picture of pagpunta mo dito sa church. One, a place of worship. Amen. A place of worship. Eh. Kahit tayo nandiyo dito na tayo ay sumasalba sa Diyos. Okay? Hindi mo naman ginagawa ito kahit kung sino-sino man yan. Ginagawa mo ito dahil sa Kanya. Amen. Dahil ikaw ay itinawag ng Diyos mula sa kadiliman doon sa liwanag. Kaya ikaw nag-worship sa Kanya. Hindi naman sino-sino po siya pinakit tumawag sa'yo kundi ang Diyos. Amen. Place of worship ito. Lugar na. Dapat. Na kung saan dito mo kakatagpuin ng Diyos. Na kung saan dito ka magsusumbong sa Diyos. Na kung saan dito mo iluwalhatiin yung kanyang pangalan. Dahil naniniwala ako na itong ating pagsamba sa Diyos na mga anak niya at nanampalataya sa Kanya na siya ay namatay, inilibing at muli na buhay. Ito lang yung tinatanggap niya. Tayo lang yung kanyang tinatanggap na pagsambawa na natin. Okay? Baka namin tinatanggap lahat ng pagsamba ng Diyos. Hindi niya tinatanggap. Baka kala niyo tatanggapin nung mga nagproposisyon kapag January 6, Be Santo Niño. Hindi. Magdiba pa tayo magkakamagdaman dyan. Hindi. Tinatanggap. Ha? Itong pagsamba lang ng kanyang mga anak. Ito lang. Eh. Yung pagsamba mo sa Diyos, ito lang, wala nang iba. Amen. Okay? The place of thanksgiving. Itong number na ito, place ng thanksgiving. Na kung saan magpapasalamat ka sa Diyos, magpasalamat ka, meron kang church na papalakas sa iyo. Magpasalamat ka, meron kang kapatid sa Panginoon. Kahit ganyan yan, ganyan talaga yan. Okay? Magpasalamat ka, kahit nakita ko minsan, na-open ka sa Kanya, ang pahalap ka. Wow. Normal lang yan. Your family. Open nga rin kayo minsan sa kapatid ninyo. Di ba? Okay. Bakit? Paano ka lang open? Sabi, bagong bilhin yung damit. Ginamit ba? Di ba? Ginamit ba naman niya? Tumutong ka ba rin yung medyo? Gamit mo ba? Pati sapatos, medyas, di ba? Ha? Talaga, minsan kagad nag-aaway kayo. Di ba? Eh, minsan naman ang nagsap. Sa pagkakapatid sa Panginoon, ay, tangkuha. Pero okay na rin yun. Eh, tanong. Nagkahiwalay ba kayo ng kapatid mo? Hindi, kahit nagtampuhan kayo, okay lang. Di ba? Nagkakaayos kayo. Oh. Walang alisan. Hindi na open ko. Yung sa church tayo. Maraming mga open ko dyan. Sila na open. Alam mo mga kapatid? Mga member na open disciples. Yung open lang nila, ang katalagang gano'n lang nagigigil talaga ko eh. Yung open lang talaga nila, inatawag ko eh. Ano yung mga pastor? Yung open rin kayo na rin. Ala, 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 inintindi mo. Magpasalamat kayo, meron kayong church, meron kayong kapatid sa Panginoon. Magpasalamat kayo, meron rin kayong pastor. Eh. Hindi na
Pagaling ko doon, anak ito. Di ba? Kati mo meron, pastor, na nangangalaga sa inyo, na nagpapayo sa iyo, na nagsesermon sa iyo, kapatid mali yan. Okay? Amen. Masalamat ka na, mapapagalitan. Ibig sabihin, pag napapagalitan, mahal ka, itinatama ka. Amen. Okay? Kung hindi ka na pinakailaman ng sino man yan, tapumaktan ka na. Pinapakailaman ng tatay ko. Kung hindi na nagre-rebuke ng pastor sa iyo, magtaga ka na, bakit? Hindi na siya nakikinig. Kayo kayo lang yan, nakapaglinggo. O, alam mo, ito gawin mo. Pupunta kayo ng linggo. Kayo po. Pinaghahandaan ng linggo, amen? Amen! Kaya huwag ka na magpupunit kapag linggo. Okay? Nood ka na ng magpakailanman, maalala mo pa kaya. Nanood ka na nga ng umaga ng NBA, pati yung replay, or baka, panood mo ka na natin, eh tinapuyan ka. Di ba? Sobra naman yan. Kaadi ka mo sa NBA. Ano pa ang mga pinagkagawa natin paglinggo ng, ay, sabado ng gabi? Pinaghanda para, eh, ikaw naman, alam mo naman na nahirap kang mag-isip. Di ba? Pupuyan ka tayo. Pinaghandaan. Minsan yung pastor ganun eh. Oh, ganda yung pastor ninyo, hindi. Oh, sabi ni pastor ganun, era na lang inagalaw ninyo. Huwag wall clock. Ano ba yung wall clock? Dami ang ayon ulit. Huwag na wall clock. May wall clock sila sa ulo. Huwag rin yung max. Marami doon. Gusto ang box pa. Okay? Ano pa? Huwag rin damit. Marami na rin siyang damit doon. Okay. Di ba pag nagrigalo nga kayo doon sa mga crush ninyo, yung mga lalaki nito tayo na. Rigalo pa doon sa girlfriend na niligawan mo. Sino man yung tapos sa nanay mo? Mami, labot kami. Chief, wow. Ano yun na? Siyempre naman, natutuloy na. Wala naman kinalaman eh. Mami, yung ganito, wala. Overpricing na. Corruption to. Totoo may project sila minsan, pero ang halaga ng project nila, tig 250, pero project kami ganito ko rin. Ano ko yung 1,000? Wow! Overpriced! Diba? Nakakrinit kayo ah! May field trip kami, ma'am. Magkano? Eh, 1,500 lang. Overpriced talaga. Ito nga, one, nagsamag-wish. Nagagawan mo ng paraan. Eh, yung pastor pa, na siya yung may dahilan na naligtas. Siya yung dahilan na lumago ka na hindi mo nang kilala ang Diyos. O sino ba nakakilala sa tunay na Diyos dahil? O sino ba yung nakaalam pa paano maglingkod? Alam ba natin? Nakala natin paglilingkod sa Diyos. Eh di ba? Yung sayaw. Worship ba yun? Sayaw yun eh. Dalo step yun eh. Ito rin eh. God be the glory, praise. Di ba? O yan, ginagawa niya. Bunga ng paglilingkod niya sa inyo. Gaganda ng mga babao. Nakapalda sila. O nung araw, di ba? Ano ang suot natin? Wala. At least may modest apparel na ginagawa niya. Hey. Paano natin nalaman yan? Meron kong pastor na nagturo sa atin. Amen. Kaya magpasalamat tayo, okay? Sa Diyos. Birthday niya, di. Hindi lang yung kapatid nyo ng happy birthday. Happy birthday is good. I need cash. Nakasalit. Mamaya, huwag nyo na kung belated happy birthday mas ba? Belated happy birthday mas ba? Katanggap ka niya. A place, the devotion of Abraham, a place of his worship, a place of his thanksgiving. Amen.
a place is prayer. Ito, dito tayo nag-i-plead sa Diyos na Lord, help me. Lord, provide this, provide that. Di ba? Alam nyo, nakita ko sa tao, talagang nagsisipi. Self-centered. Madamukupan mo lang sa prayer minsan. Gusto niya parating sa kanya, sa kanya, sa kanya, sa kanya. Okay naman yun. Kasi malam, ang gusto kong ipunto eh, kapag ba ang Diyos magpapasunod sa'yo, susundin mo ba? Okay? Kapag ba ang Diyos may sasabihin, susundin mo. Okay. Ano ang nakikipag-usap ako rin na ano ang praktikal na pagsunod sa Diyos? Okay? Para maging maayos ka. Let us conclude. Amen? Amen. Just like Abraham, maging masunurin tayo sa kanyang kalooban. Just like Abraham, let us be devoted sa kanyang will. Just like Abraham, na maging pasensya sa lahat ng mga bagay, kung ano man ang mga problem natin na dumating sa atin. Mahirap sunod, lalo na minsan sa Diyos. Ay, let us be proud. Pero kapag ikaw sumusunod sa Diyos, kahit nahihirapan ka sometimes, malalaman mo rin yung buhay. Okay? Malalaman mo rin. Amen. The trouble of faith of Abraham, the departure, the distance, the distress,